The day of the Lord is near. Wake up. He is people, is your voice proclaiming into the world. Thank you.
at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakakahindi na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Huling magkakalapit ang loob ng mga ama, mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong umarian at basahin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakakasakit sa amin at maging mas maunawin ang mga tao
mahirap pakikisamahan sa ganitong paraan. Kaya handaan namin ang aming mga puso upang matanggap ang aming Panginoon at tagapagligtas. Hinihiling namin ito sa iyo sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Alina Jesus, Alina, Alina Jesus, Alina, Alina Jesus, Alina, Alina Jesus, Alina. Palakpakan po natin ang Panginoon sa ikasulong po ng aming pag-aaral. Maraming salamat po sa pag-ibig at pukot. Sumainyo inyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng pangalang ni Elizabeth at nagluwag siya ng isang sangkol na lalaki. Nabalitaan ang kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagmala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtuli ng sangkol. Zacarias sanang ipangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, huwag ang ipangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak na may ganyang pangalan, wika nila. Kaya tinudyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig nilang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan. At sumulat ng ganito, huwag ang kanyang pangalan at namangha silang lahat. Pagdating ay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano ba't naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito? Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, maging ano kaya ang batang ito sapagat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, masiyupin ko tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. Subahagi na pagkilos sa daigdig na ito ay ang pagbibigay ng pangalan. Sigurado rin naman na wala din sa atin ang mabagsagan ng ibang pangalan na hindi natin gusto. So, kaya medyo mainit ang pagkatalo ng mga kamag-anak ni na Elizabeth at Zacarias kung anong ipangangalan sa sanggol na masisilang. Gawa mo lamang na bibi si at bingi si Zacarias. At dito, later on, nakita natin na yung pangalan na ipinagkaloob kay Zacarias, hindi lamang sapagkat ito rin yung sinabi ni Zacarias. Pero higit sa natin ulit, ito yung kaganapan ng
pagpapahayag ng Anghel Gabriel kay Zacarias siyang nabuwan na nakalipas na ang pangalang ibibigay sa kanya ay pangalang Juan. Maliwanag na yung pangalan na ito ay ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel. Kaya sa huling bahagi ng Ebanghelyo, anong sinabi rito ng mga tao? Sabi ng mga tao ulit ay maging ano nga kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Maliwanag na suma sa kanya ang Panginoon. Kaya nga ito rin yung mahulugan ng Emmanuel. Hindi lamang mo para kay Juan, ngunit para sa bawat isa sa atin. Nawa maging bahagi ng aming Panginoon na nawa ang Diyos ay suma sa iyo, suma sa akin, suma sa atin. Kaya kung niyo maalala, naging bahagi rin po ng aming Panginoon natin. Kailangan natin yung hindi lamang presence of mind. Ngunit alin, the presence of God. Ang presensya ng Diyos. Kapag buwa tayo nakikita, ito bata pa lamang, no? Pero yung presensya ni Juan Bautista ay nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Tayo, pag nakita pa tayo ng ating kapitbahay, ng ating kasama sa trabaho, sa paaralan ay masabi o palaro ay masabing suma sa atin ang Diyos. Nakikita ba ang Diyos? Well, sa mga paanyaya na binigyan natin ang pansin mula po ng unang araw ng simbang gabi, no? Ay marami tayong tema, pero in general siguro po ay masabi natin na makikipakita natin yung presensya ng Diyos, lalo-lalo sa biyaya ng binyag, pakikisa natin kay Kristo bilang pare, sa panalangin. Pakikisa natin kay Kristo bilang propeta, bilang mabuting halimbawa, lalo-lalo na sa sa pakiisa natin kay Kristo bilang hari, bilang makita sa atin yung presensya ng Diyos kasi tayo ay maayos sa pangangalaga. Ay ilan lamang mo na makita pero ako natin. Pero yun ang huwa yung mabigyan natin ng katanungan. Tayo ba'y nagiging imahin upang makilala ang Diyos para makita na ang Diyos ay nasa gitna natin, nasa piling natin, kasama natin. Sana po hindi lamang sa pangalan, hindi lamang sa pangalan. Ngunit bahagi ng pagkilos na kung saan ay makita. Kasi yun ang ibig sabihin ng pagiging ano eh. Kaya rin nung tayo binigyan tayo ng Christian name. Anong ibig sabihin ng Christian name? Ha? Ang pangalan natin ay may kaakibat na bilang mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. At yun po na yung makita ko sa atin. Ano? Kasi bagamat si kumisan mas matingkad na makita na rin na magaling tayo kaysa sa mga Kristiyano tayo.
katulad tayo, naging katulad tayo ni Jesus. Hindi, mas concerned tayo na gusto makita ng tao na ako ay kinikilala gawa ng aking galing. Kinikilala ako gawa ng aking kayamanan. Kinikilala ako gawa ng aking katanyagan. Wala man lamang kahit na hibla ng pagka-Kristiyano. Hindi. Makita niyo alin, ito pala, ang tao pala ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. In whatever form na pwede nating ipamanhin. Maaring yung nabanggit ko, maaring mga bagay pa na hindi ko na bahagi. Pero kapag nakita natin na ito pala yung isang magandang halimbawa na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Gumagalaw ang kamay ng Diyos sa taong ito. At yan po ay hindi lamang paanyaya para kay Juan Bautista. Yan ay paanyaya para sa bawat isa sa atin bilang binyagang Katolikong Kristiyano. Zacarias na nangangulugang mapagpala ang Diyos. Panalangin tayo sa Ama na tayo'y pagpalain rin ngayong Kapaskuhan at sa bawat yugto ng ating buhay. Buong pagdiwala natin sa bidin, Panginoon, pagpalain mo kami. Panginoon, pagpalain mo kami. May pakita nawa ng mga pinuno ng simbahan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Pahalagahan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag ng katotohanan at pagsasabuhay ang mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Matutunawang magdamayan at magbayanihan ang mga pamayanan at iba't ibang sektor ng lipunan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Matutunawa kaming lumingam sa mga nakakatanda, mga may sakit, mga namumulila at mga biktima ng mga karahasan, krimen at sakuna. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Biyayaan nawa ang mga magsasaka ng masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at sakuna, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami. Dakilang Ama, tungayan mo ang iyong bayang magsikap nawa kaming sundin ng iyong kalooban.
Inirin namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Mag-aalay. Now what?
tayong lahat. Manalangin kayo mga kabanid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, dumika ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ang ganang na pagsamba. Sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin nang may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na nawamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusubok mo sa Kanya ay pinaayaw ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilaw niya ay pinanabikan ng mahal na berin Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista na sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananahin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan.
Gayun din naman matapos ang abunan, inawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at walang hanggang. Ang aking dugo na ipupuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.